Welcome back sa Buhok Gaming. So guys, for this episode, bibigyan natin ng update itong Dragon Master. Guys, alam niyo naman, dito sa Buhok Gaming Channel, ina-addict natin tong Dragon Master. Siguro, pakita ko lang sa inyo yung mga highlight for this update. Right now guys, Dragon Master, Season 6 na tayo. And ito pa yung maganda dyan. Yung reward pool para sa Dragon Master guys, at this very moment, napakaganda. Bukod dyan, sa Season 6 natin sa Dragon Master guys, available na rin yung breeding system para sa Dragon Master. Siguro ito yung mga i-highlight natin for today. Pero ito pa yung maganda. Right now guys, meron din silang upcoming event. May airdrop para dito sa Dragon Master. For more details, don't worry, papakita ko din sa inyo yan. Anyway, baka bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin at hindi ka pa nakasubscribe, pahit na lang muna ng subscribe button pati na rin ng notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. By the way, dito nga pala sa Buhok Gaming Channel, nag-a-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkitaan. So right now guys, bukod sa airdrop dito sa Dragon Master, meron din tayong ayuda dito sa Buhok Gaming Channel. And then for more information, huwag na lang kayo mag-i-skip dito sa content natin. Anyway, huwag na natin patagalin pa, check natin tong magagandang update para kay Dragon Master. So okay, ito yung mismong website ni Dragon Master. And guys, no, siguro yung mga bago pa lang dyan, itong Dragon Master, under to ng Polygon Network. And siguro para hindi ka rin ma-overwhelmed dito sa video natin for today, meron na tayong mga overview, review, gameplay ng Dragon Master. Don't worry, yung link niyan, ilalagay ko na lang sa description. Pero right now guys, no, for the newcomers, kung gusto nyo laruin yung Dragon Master, itong game na to is free to play. Yes, libre mo tong malalaro and guys, meron tong earning potential. And siguro, kung bago ka rin guys, ang Dragon Master, required to ng 5 character. Or technically, 4 lang, no? Pero pwede mong gawing 5. And then, meron silang mga kanya-kanyang sizes. Small, medium, large, and extra large. Anyway guys, for more information, don't worry. Yung link nitong medium na to, ilalagay ko din sa description para makita nyo kung paano ka ba mag-earning while playing for free dito sa Dragon Master. Pero guys, ito yung gusto kong i-highlight for today. Yes, guys, Season 6 na tayo dito sa Dragon Master. And as mentioned guys, no, yung total prize pool natin is up to 236,000 DMT token. Guys, ito yung Season 6 information natin. And ito yung makagandaan dyan guys. Meron na silang infographic na information para sa Season 6. Don't worry guys, to yung mga link nito, ilalagay ko na lang din sa description later on. And just to be sure na lang guys, no, for example, naging rank 1 ka. Okay guys, 9,000 DMT token yung mapupunta sa inyo. Okay, that's 9,000 DMT token. Pero huwag kayong mag-alala. Okay, kahit nasa rank 700, 800 ka, meron ka pa rin token na makukuha. So hindi naman kailangan, no, na magpunta ka sa mga top 10, okay, para masolo mo yung DMT. Meron silang ranking. So technically, rank 1 to rank 800, pag pumasok ka dyan, merong token para sa'yo. Okay, ayun naman yung kagandahan dyan. And then for the 701 to 800, ko for example, just to be sure, kumbaga naging entry level ka, makakakuha ka pa rin naman ng 50 DMT. Pero yun nga, no, kung medyo talagang ina-addict mo tong si Dragon Master, nilalaro mo, minamaster mo, may magaling kang pilot, may magaling kang player, hindi na masama, no, kahit makaabot ka ng rank 101 to 150. Guys, 400 DMT token yung pwede mong makuha for this season. So, depende pa rin yan sa playthrough mo. And take note lang guys na meron silang buff balance na para dito sa season na to. Sa Freaky Dragon guys, yung changes niya, yung family skill na yung 15% increased chance of counter damage. Right now guys, magiging 30% increased chance of counter damage. Yung Speed Dragon naman, yung 10% na increase sa speed kill for all dragons, right now 20% na. And finally sa Super Dragon, no, all dragon have one more attack. Right now guys, 2 more attack na. So nagkakaroon din tayo ng revamp pagdating sa mga skills. Right now guys, itong Season 6,
halos yung gameplay wala naman na bago. As mentioned guys, kailangan mo ng small, medium, large, XL na dragon. Apat na NFTs, apat na character, pwede na. Pero as mentioned, may special dragon pa yan. Okay, pwede nyo pandagdagan ng panglimang dragon, which is kahit anong size yung panglimang dragon, okay lang naman. And yun nga guys, no, bawal mag-cheat sa laro na to. Okay, if nahuli ka nag-cheat, kahit ganong kadami yung NFT yung binili mo, kahit umaabot yan ng 100,000 pesos, 200,000 pesos, mababan at mababan yung account mo and yung mga dragon mo is diretso burning na yan. Alright? Number 2, same thing guys. Pwede ka pa rin makasali sa season kahit wala kang investment dito since free to play to. By default kasi, bibigyan ka pa rin nila ng small, medium, large and extra large na dragon. So, kung magaling ka talaga, magaling ka dumiskarte, kahit libre ka lang, makakapasok ka sa ranking. And for the gameplay guys, similar pa rin, wala namang pinagbago. And ang kagandahan, kahit sa mobile device, pwede nyong malaro itong Dragon Master. Meron ba tayong in-improve sa winning rate? Kung ano yung gameplay mo before sa Season 5, kung ano yung technique mo sa Season 5, wala naman masyadong binago, okay? Kung saang approach, kung saang kakomportable na strategy, pwede mo pa rin naman gawin dito sa Season 6, okay? Kung mas gusto mo yung aggressive na puro small dragon, okay lang yan. Kung gusto mo ng medyo counter, okay, maglalagay ko muna ng mga medium to large dragon bago mo ilagay yung mga small dragon mo, okay lang din yan. As mentioned, depende sa komportable mo sa game na ginagawa mo and kung saan ka pumapasok sa rank. For example, nung season 5, okay, kung mas maganda yung rank mo, nasa between 500-300 ranker ka, why not, di ba? Pwede mo pa rin gawin yan dito sa season 6. Guys, similar thing, okay, yung mga instruction nito, nandito naman lahat, alright? And pumunta na tayo dito naman sa ating breeding version 2, guys. Official launch na to. Okay, pwede na tayo mag-breed dito sa Dragon Master. And Buhok Gaming, ano ba yung mga requirement para mag-breed tayo dyan? Technically guys, kung gusto nating mag-breed, kailangan natin yung tinatawag natin na gem NFT. Right now guys, meron tayong tatlong gem NFT. Meron tayong Sapphire, Ruby, and Topaz. Ito yung mga main requirement para makapag-breed tayo. And itong mga gem na to, pwede nyo rin tong synthesis. Okay, pwede nyo siyang i-combine para mas maging mataas yung tier niya, para mas maging mataas yung level niya. Be mindful, pag kino-combine mo, kailangan parehas. Okay, for example, Sapphire to Sapphire para magkaroon ka ng mas mataas na gem. Anyway, by the way guys, nasobra natin. Ito nga pala yung mga contract. Ito yung new egg contract address and then gem contract address. So, copy-paste nyo na lang yan if gusto nyong ilagay sa wallet nyo. Anyway, yung gem synthesis rules, nandito yung main rule pero technically guys, yung burning mechanism niya nadyadyan pa rin. For example, yung dalawang gem na level 1, pinag-combine mo technically magiging level 2 pero yung level 1 na count nun mawawala na forever. And then meron din siya mga variation burn and then failure. Guys, pag nag-synthesis kayo, may chance talagang ma-failed yung pag-combine nyo. So technically, talagang mababurn yung mga gem natin dito. Para sa akin guys, good thing yung may burning mechanism pa rin kasi nga, in the long run, okay, mas nagmamahal yung value ng mga token pag pakunti ng pakunti. And then ito yung mga guideline and infographics, pa-check na lang din. And then for the Ruby, nandito na rin. Yan, double check nyo na lang guys, no, yung mga chances nya and NFT, nakalagay naman yung mga information dito. Finally, for the Topaz, yan. So, double check nyo na lang. Anyway guys, don't worry, yung link, yung medium nito, ilalagay ko din sa description later on. Ito yung minimension natin guys, no, level 1 to level 1, magiging level 2 sya. Double check nyo to. Pag naka 100% yan, okay lang naman yan. Pero yun nga guys, no, habang nagpapataas kayo ng level ng mga gems nyo, okay, bumababa din yung succession rate niya. Okay? So, how to get breeding gems? Yung isang way, by doing treasure hunt, which is coming soon na. And then, syempre, yung isa naman, obtain through market transaction. Pwede tayong bumili sa market. And then, function 2, accelerated hatching. Pwede mong gamitin yung DMT mo dyan. And accelerated fee, which is kailangan mong gumastos ng 10 DMT per day. And then, anyway, meron din tayong custom acceleration time. It's not supported. Okay? Make sure, take note yan guys ha. After acceleration is successful, it can
be hatched. So ito yung mga sample natin, guys, no. So since alam niyo naman na ubus na kasi yung mga dragon natin, no, medyo mataas na rin, mahal na rin yung binibenta sa OpenSea. So right now meron na naman silang breeding system para yung mga new players syempre makahabol din. And an bad advantage din to, no, sa mga existing player natin na nakabili ng NFT right now, pwede na silang mag-produce ng panibagong NFT para naman sa mga newcomer. Para sa akin, guys, mas okay yon. Okay, makakapasok yung newcomers since right now, guys, no, tong Dragon Master naman, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga new players. And marami naglalaro ng Dragon Master kasi nga maganda yung payout system nila. Per season, kung nilalaro mo tong game na to, active ka, magaling, or maganda yung win rate mo, di ba? Papabor sa ito. Okay, hindi katulad ng ibang game, no, talagang more on palo-palo. Itong Dragon Master talaga is lalaruin mo, aabikin mo, konting sipag, konting strategy, yung earning potential nandiyan na. Don't worry, yung step-by-step guide nito, basahin nyo na lang para makuha nyo yung more information about the breeding system. Alright? So double check nyo to, guys, ha? Kasi complete details yung makikita nyo rito. Talagang step-by-step guide. Kasi kanina, chine-check ko siya, okay naman. And then, parang mahirap lang siyang gawin, actually. Pero once na nakabisado mo, paulit-ulit lang naman yung ginagawa niya. More on clicking lang naman para ma-maximize mo kung ano tong hatching. And then again, guys, version 2 tong hatching na to. Okay, and then for the date and more details para sa hatching, yung Twitter and then Discord page nila, ilalagay ko din sa description. Speaking of Twitter, guys, right now, noon chinek natin yung Twitter page nila. Guys, meron silang airdrop. Okay, meron silang airdrops dito sa Dragon Master. Nakalagay na dito, to celebrate the release of the breeding version 2 system, we are planning an airdrop. Airdrop rules according to number and time NFT and token held by the player. Yung time, date nitong kanilang airdrop, guys, to be announced. So make sure na mag-follow kayo sa Twitter page nila and make sure na mag-follow na rin kayo dito sa Discord page nila. Okay? Kasi, guys, yung mga details nila dito sa Discord, sa Twitter nila, updated naman yan. So pag may mga event, may mga airdrop NFTs, okay, wala ka pang puhunan, pwede ka mag-take advantage sa mga ganitong klaseng event. Okay? So nakita naman natin, guys, no, yung mga bagong update para dito kay Dragon Master. And guys, ha, yung mga airdrop nila, mag-take advantage kayo dyan. More or less, guys, no, mag-share lang kayo dyan. Konting sipag lang yan. Kadalasan naman sa airdrop natin, wala kayong gagastusin, no? Pero one thing for sure, dito sa Buhok Gaming Channel, pwede kang magkaroon ng 200 pesos worth of GCash. Yung link, ilalagay ko sa description kung paano nyo makiklaim yung 200 pesos GCash. Ilalagay ko yung Facebook page. Guys, sa Facebook page natin sa Buhok Gaming Channel, nandiyan yung mga ayuda airdrops natin. Pwede nyo rin bisitahin yung TikTok page natin para sa mga quick videos about play-to-earn NFTs or even airdrop as well. So right now, guys, itong Dragon Master, ilalagay ko din to sa Wikibit. Alam nyo naman, dito sa Buhok Gaming Channel, analyzer tayo sa Wikibit. Buhok Gaming, ano ba meron dyan sa Wikibit? Guys, yung mga latest news about crypto, NFTs, play-to-earn, metaverse, napupunta yan sa Wikibit. Anyway, itong documentation for Dragon Master, ilalagay ko din sa Wikibit. So right now, no, for new player dito sa Dragon Master, gusto nyong laruin, okay, wala pa kayong NFT, wala pa kayong pambili ng NFT, guys, free to play. Okay, free to play to. And ayun nga, no, rank 1 to rank 800 pag natapos yung season 6, guaranteed may token ka, guaranteed may earning ka. Siguro yung sasabihin ng iba, Buhok Gaming, free to play yung character ko, baka madihado ako. Guys, based dito sa mismong playthrough ni Dragon Master, patas naman siya. Okay, patas naman siya. Ibig sabihin, okay, hindi porket may nakalaban kayong palong-palo yung mga NFT, wala nang chance matalo. Depende po yan sa strategy nyo. For more in strategy, meron akong gameplay sa previous video ko. Medyo sablay na nga lang. Pero syempre, nag-update. Nakita nyo kasi, guys, may rebuff, no? Yung mga skills nila, binabago din nila per season. So anyway, siguro kailangan natin mag-update ng strategy para dito sa Dragon Master. Anyway, pag nagkaroon pa ng panibagong update dito sa Dragon Master, ibibigay ko kagad sa inyo.
Alright? And guys, I highly encourage you na sumali sa mga giveaways natin. Check nyo na yung Facebook page natin. Guys, marami na tayong nabigyan ng ayuda and tuloy-tuloy lang yung bigayan ng ayuda dito sa Buhok Gaming Channel. And always remember, Buhok Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!